Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood. Muli, narito kami upang magbigay ng pinakabagong ulat sa implementasyon ng Social Melioration Program or SAP. Kasama po muli natin ngayong hapon si Secretary Rolando Josevito Bautista upang magbigay ng pinakahuling ulat hinggil sa programa. Secretary? Magandang hapon po sa ating lahat at salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating regular virtual presser kung saan ay ibinabahagi namin ang mga mahalagang updates at impormasyon na dapat malaman ng publiko. Ayon sa July 20 na datos, higit sa 24.4 billion pesos ng napahimahagi ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payouts sa higit 3.5 million ng mga pamilya. Ito ay kinabibilangan ng higit 1.3 million na benepisyaryo ng 4Ps, higit sa 1.1 million non-4Ps beneficiaries at higit sa 1.1 million waitlisted beneficiaries sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maraming salamat po, Secretary, sa inyong pong update sa second tranche na implementation ng SAP. Ngayong hapong ding pong ito ay kasama natin si Assistant Bureau Director Maricel Deloria upang tulungan tayong sagutin ang ilang mga katanungan hinggil sa digital payouts. Magandang hapon, Director Maricel. Ang unang katanungan, ano ang proseso sa pamamahagi ng ayuda? O paano malalaman ng beneficiary kung may natanggap na sila na ayuda? Dr. Marisol. Salamat po, Director Aileen. Ang mga qualified beneficiaries ay makakatanggap ng mensahe o SMS mula sa financial service provider na sila ay may ayuda na sa ilalim ng Emergency Subsidy Program o Social Amelioration Program. Mangyari lamang po na sundin ang kaukulang proseso na kanilang ibibigay. Siguraduhin na may dalang mga kaukulang dokumento sa pagkuha ng ayuda tulad ng valid ID o kaya barangay certification. Kung meron man kayong mga matatanggap ng verification code o PIN mula sa inyong financial service provider, maaari lamang po na huwag itong mahagi sa iba. Maraming salamat po, Director Maricel, sa pagpapaliwanag na iyan. Pangalawang katanungan, ano-ano ang mga lugar na pagsisilbihan ng ating mga financial service providers or FSPs? Sa kasalukuyan po ay pinagsisilbihan ng Star Pay ang mga waitlisted sa sumusunod na lugar. Regions 3, 4, 8, 6, 10, at Pasig. Meron din po mga susunod na mga beneficiaryo mula sa Regions 2, 7, 9, 11, at ilang lungsod po sa NCR. Para naman po sa SAP 2 ay pagsisilbihan din ng Star Pay ang mga sumusunod na rehiyon. Sa Part 1, 3, 4, 8, 6, 7, 9, and 11. Habang magsiserve naman po ang Timaya sa CAR, NCR, Region 3, Region 4A, Cebu City, sa Region 7. Ang GCash naman ay magsisilbi sa mga second-class beneficiaries ng NCR, CAR, Region 1, 3, 4A, at 4B. Gayun din, may mga waitlisted beneficiaries din po mula sa Quezon City, Makati, Caloocan, Manila, Paranaque at Tagum. Maari pa itong madagdagan. Depende po sa inyong mumpahi ng DSWD. Habang ang Union Bank naman ay mamahagi ng second tranche sa NCR, Regions 1, 3, 4, 8, 6, at 7. Maari din makuha ang cash assistance para sa mga beneficiaryo ng second tranche sa mga cash out partners ng RCBC mula sa Regions 1, 3, 4, 8, 5 at 7, at mga waitlisted ng Region 6, 10, and Caraga. Ang Robinsons Bank po ay partner din natin at sila po ay magsisilbi sa mga beneficiary ng NCR, 4, 8, at 5. Maraming salamat, Director Maricel, sa pagbanggit po ng mga areas na paglilingkuran ng ating mga financial service providers. Pangatlo pong katanungan, mayroon bang pwedeng tawagan ang ating mga beneficiaries kung sila ay may mga hinaing o nais iparating sa ating mga FSPs? Para po
gusto mag-claim ng ayuda mula sa StarPay, maaari po silang tumawag sa +62 833 3337 0950 986 7827 0921 777 7722 at 0939 600 0020. Maaari din po silang magpadala ng message sa Facebook page ng StarPay na @StarPayPH o kaya mag-email sa help@starpay.com. Para naman sa mga gumagamit ng GCash, maaari po kayo tumawag sa kanilang GCash hotline na numerong 2882 o kaya magsumite ng ticket sa help.gcash.com. Pwede rin po kayong mag-mensahe sa kanilang official na Facebook page na @GCashOfficial at mag-email sa support@gcash.com. Sa PayMaya naman po, bisitahin lamang ang kanilang official customer support page sa Facebook at PayMaya Plus. Maraming salamat po, Director Maricel, sa pagpapaliwanag na iyan. Ngayon naman po, meron tayong katanungan para sa DSWD. Secretary Bautista, ano po ang reaksyon ng DSWD sa nabanggit ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nababagalan ng Malacanang sa distribusyon ng second tranche ng SAP? Inaamin po namin na nagkakaroon ng mga challenges sa implementasyon ng second tranche ng SAP. Nais ko lang ipabatid na nagkaroon po tayo ng transition from the first tranche na kung saan ay inatasan natin, nanghihintay ng tulong sa ating mga lokal na pamahalaan para sila ang mamahagi ng ayuda. So kung titingnan po natin in terms of workforce, personnel, ay talagang marami po ang personnel na maaring gamitin ng ating mga lokal na pamahalaan. Pero ngayon po, itong second tranche ay DSWD na po ang mauuna sa pagbibigay ng ayuda, kaya gumamit tayo ng innovation sa tulong ng ating mga financial service providers. Pero ganun pa man, hindi naman po ganun kabilis yung pag-adapt ng DSWD sa bagong innovation na to. Pero ganun pa man, pinagsisikapan ng ahensya na agarang may pamahagi na ang second tranche ng SAP. Bakamat nagkaroon ng delay, inaasahan po namin na matatapos ang pamamahagi ng ayuda sa pamamagitan ng digital at manual payouts sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng SAP by July 31. Ngunit para sa mga lugar na walang access sa internet, conflict-affected at kabilang sa mga geographically isolated at disadvantaged areas o yung mga lugar kung saan ang ating mga financial service providers ay walang payout partners, inaasahan ng ahensya na makukumpleto ang pamamahagi ng ayuda sa kanila nang hindi lalagpas sa Agosto 15. Maraming salamat po, Secretary, sa pagpapaliwanag po na iyan. Yan po ang mga kasagutan sa mga tanong na ating nakalap sa hapon na ito. Maraming salamat po kay Director Maricel De Loria sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon sa hapon na ito. Bago po tayo magtapos, hihingihan po muna natin ng panghuling mensahe si Secretary Bautista. Ang DSWD ay nagpapasalamat sa patuloy na tiwala ng sambayanan sa ating pamahalaan. Sa gitna ng mga hamon na ating kinaharap, magsilbing inspirasyon nawa ang mga kwento ng pag-asa at pagkakaisa ng mga benepisaryo at mga lokal na pamahalaan upang magpatuloy sa ating mga mabubuting nagawa para sa mga nangangailangan. Sa mga aral na ating napulot sa karanasan ng pagpapatupad ng SAP, patuloy nawa tayong magtiwala na ang pamahalaan ay hindi nagpapabaya. Bagkus ay nagsusumikap upang makapagbigay ng mapagkalingang serbisyo
sa mamayang Pilipino. Magandang hapon po at marami pong salamat. Maraming salamat po, Secretary Bautista, sa inyo pong mensahe. At dito po nagtatapos ang aming programa. Muli, maraming salamat.